Hello mga ka-technician. So para sa mga beginner, sa newbie, kung bago pala nag-aaral mag-reformat, tuturo ko sa inyo paano mag-reformat using USB. Yung USB natin nandun yung Windows. Yung mapa Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. So meron tayo dito re-reformat na ASUS. So, paano ba natin siya reformat gamit ng USB? So, saksak natin yung USB. Plug natin. Tapos, power on natin. Power on. Tapos, hit natin yung F2. Para tayo makapasok sa BIOS. Ayan. So, punta tayo ng... Ayan. Check natin yung legacy USB support. Kailangan siya, naka-enable siya. Enter mo lang siya pagpapalitan din. Okay, enter ulit. Sunod, punta naman tayo sa boot. Ayan. Takam ng boot. So, gamitin nyo lang to. Ayan, arrow down, arrow down. Arrow up. Ayan, gamitin lang yan. So, baba tayo. Arrow down. Pwede natin yan i-check. Ayan. Ayan, naka-enable naman quiet. Skip. Tapos baba tayo. Select natin yung hard disk. Hard disk drive. Ibig sabihin kasi, yung kasing ating USB, nasa loob kasi yan ng USB hard disk drives. Yan, check natin yan. Enter lang natin. Tapos, first boot natin tong USB. Yan, halimbawa. Yan. Select lang natin. Arrow down, arrow up. Yan, select natin. Nakapte yung highlight siya. Yan, highlight. Tapos, enter natin. Enter. So, naka-first boot na siya. Tapos, skip lang tayo. Para makabalik din sa boot. Yan. Check natin yung boot device priority. Yung kung ano yung unahin nating i-boot. So, enter natin. Yan. So, first boot natin is yung removable device o yung USB device. Yan. Sunod, pangalawa siyempre, pagbabago lang naman yan, enter, tapos select lang kayo. Kailangan nyo naka-highlight is white. Yan. Enter, then, punta kayo sa baba, second boot. Select yung hard drive siyempre. Yung HDD nyo. Yan. Yan yung pangalawa siyempre. Para unang babasahin nyo kasi is yung iyong Windows na nakalagay sa USB. Para nyo. Para dun siya mag-boot. So, pagkatapos nyan, yun lang naman yung boot settings nya sa BIOS. F10 mo na siya. Para save. F10. Okay, boot. Yun okay. Then wait mo na lang. Makikita mo yung kanyang nandito. Ayan. So, ang gamit kong ano, pang bootable is WinSetup ang gamit nyo. Yung isa kasi is Rufus. So, punta lang ako dun sa taas. Oops. Pumasa na agad. So, restart ko lang. Restart. Patayin ko muna. So, hindi natin napindot eh. May oras lang kasi yun eh. Ilang seconds lang. Ilang seconds lang kasi siya para na. So, buhay ko na lang ulit. Naka first boot naman na siya. Magbo-boot siya. Kailangan kasi yung 30 seconds is magawa mo yung gagawin mo sa setup. Kaya kasi nagbabasa yun dito. So, yun o. 6 seconds. So, punta tayo dun sa taas. Yan. Enter. Taas. Windows 10. Kasi yung aking Windows 7 and Windows 10 magkasama na. Yan. Tantay, process na siya. Antayin na lang natin. Nag-loading siya. Mag-isa mapuno. Hanggang dito. Kita ba? Ayun, nagla-loading siya. Masyadong kita. Ayun. Ayan. So, ayan na siya. Ito na yun sa OS.
Yeah. Ibig sabihin, detected na yung ating ano, USB plus drive. Yung pinaglalagyan natin ng OS. Detected na siya. Kaya tayo nakapasok. Ayan po. So, ninext na lang natin siya. Dito. Yan. Okay na yan. Tapos, sunod-sunod na. Pili na lang tayo ng ibubot natin na Windows. So, yung gamit dito ay check ko lang. Home Premium. Ang ating license key is Home Premium. So, gamit tayo ng Home Premium. Home Premium. Ito. Home Premium. Yeah. Standard installation for own license key. Home Premium yung original eh, para mapasukan natin yung license key. Windows 7. So, ayan. Pinabasa na siya. Tapos format na lang natin to. Format. Okay. So, yung pinakaano lang. Hindi pwedeng formatin yung yung pinaka-backup files. Ito yung backup files. Ito lang. Silang. Tapos next. So, ayan na po. Pabasa na lang siya. Presentation. Okay na. Okay. Data installation. So, ayan na po ang ating boot up. Pagbuboot natin sa BIOS using USB. USB bootable device any Windows. So, ayan po, 100% na siya. So, okay na po. So, nakapagboot na tayo sa USB. Gamit ang OS nating Windows 7. Okay. Antay ko na lang yan matapos. Sana may natutunan kayo sa kung paano mag-set ng boot up device. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!